Ngayon, mapapanood ninyo sa video ito ang kasagutan sa tanong na paano nga kaya inilalabas ang makina ng barko. So tara, panoorin natin ito. Una, kailangan mong puntahan yung barko para makita yung sitwasyon. Ayan na po. Sa pagkakataong yan, nakapag-meeting na rin kami. Then nagpunta kami sa barko. Kailangan pag-aralan at maraming sukat ang gagawin dyan. Susukatin mo kung ano yung ilalabas mo, gaano kalaki, haba luwang tangkad, at saan ba idadaanin, saan dadaan yung ilalabas mo. Ayun na. Minarkahan na, nakita na kung saan ang pinakamaganda na lalabasan ng makina. So, ayun na po. Ngayon, ang ginagawa naman nila, tinatanggal nila yung mga piyesang maaring maipit habang ilalabas na, o maaring masira habang lalabas na yung makina. Habang pinapanood po ninyo ang video ito, pakinggan muna ninyo kung sino ang taong pasasalamatan ko sa pagkakataong ito. Ang taong ito ay taga ron din sa pinanggalingan kong lugar sa probinsya. So, ang taong ito ay nagbigay ng malaking aral sa akin. Nagturo na isang napakagandang lesson talaga na hindi ko makakalimutan hanggang sa ngayon. Ang taong ito ay walang iba kundi si Josue Bayan. Siguro magugulat yung marami na nakakakilala sa kanya. Ano kayong nagawa ng taong yun at pinapasalamatan ko siya ngayon, no? So uumpisahan ko yan sa pagkwento ng pangyayari kung paano niya ako naturuan. Ganito kasi yun. Meron kaming project. Dalawa lang kami. Magbubuhat kami ng fertilizer. Itatawid namin yung fertilizer doon sa kabilang ilog. Ang dadaanan namin is hanging bridge. Ang hanging bridge na yon, yung kabilang dulo, hagdan lang. So walang ibang maaring way para madala doon kundi buhatin namin. Hindi na pwedeng kahit anong gulong doon. So kung tatawid mo naman sa ilog, hindi rin pwede kasi mabato. Ngayon, ang fertilizer na yon ay eto ang maganda. Ipot ng manok o tae ng manok. Yon ay ginagamit na fertilizer sa probinsya. Ang ipot ng manok, kapag tuyo yan, magaan yan. Saka yung amoy, natotolerate yan sa mga sanay na. Ang masaklap, ang bubuhatin namin, naulanan. Na-imagine nyo na kung anong bubuhatin namin. Tapos nun, syempre, naulanan, sumipsip na yun ng tubig. Pagbubuhatin na namin, kumakatas pa sa yung amoy niya. Halos hindi na masuka-suka ka na sa amoy. Ganon yun. So ikaw, ako pala, nabubuhat, magre-reklamo talaga. Grabe, baho naman ito. Ang bigat naman ito. Mura naman ang bayad sa atin. Lahat na lang pwedeng ireklamo. Hindi pa kami nagbubuhat, nagre-reklamo na ako. Nakabuhat ako ng isa, nagre-reklamo pa rin. Kaya mo, pangalawang buhat namin, nainis na sa akin. Sabi niya sa akin, napaka-reklamator mo. Ayaw niyang ganon. Tumayumik ako konti. Pagkatapos nung sabi ko, yung baho talaga eh. Ang bigat ba? Imaginin mo yung kumakatas sa balikat namin. Binubuhat namin. Ayun, ikaw hindi magre-reklamo pag gano'n binubuhat mo. Pero, yung pangyayaring iyon, nagpapasalamat ako. Alam nyo kung bakit? Itinuro niya sa akin na ang reklamador na kasama, napakabigat kasama.
di bali na mag-isa mong gumagawa. Huwag ka lang makasama ng reklamador. Yun yung totoo. Alam nyo, pag nagre-reklamo ako, naririnig ko yung boses niya. Ang tagal na nun, ha? Naririnig, pinapaalalahanan niya ako. Pati nga mukha ng expression niya, nakikita ko eh. Kaya hindi ko makakalimutan si Manong Josue. Salamat at sinita ko sa pagkakataong iyon. Hanggang ngayon, napapakinabangan ko. Magaman nagre-reklamo pa rin tayo at tao rang tayo, pero wala man siya, sinisita niya ako. Kaya Manong Josue, salamat ng marami sa iyo. Ayun na, nailabas na. Ang bilis lang, ano? Parang dali lang, no? So, ayun na, tapos na ang video natin. At ang pinakahuling gagawin dyan, syempre, uuwi na tayo. Ayun na. Salamat po sa inyong panonood. Sana po mag-subscribe kayo at paki-share na rin. Thank you.